channel. And today, nandito na naman tayo sa aking kusina, guys. Kasi gusto kong i-share ulit sa inyo yung simple recipe na ginagawa ko, guys. Ayan, kasi alam nyo naman na mahilig akong magluto ng liver and gizzard. So, meron pa akong isang recipe, guys, na gusto kong i-share sa inyo kung gusto nyong gayahin. Ayan, guys. So, bago ko umpisahan itong pagluluto, guys, gusto ko lang i-remind sa inyo, please don't forget to like and subscribe kung bago ka sa aking channel para lagi kang updated sa aking mga kalokohan. Ayan. So, ang lulutuin ko ngayon, guys, ay ito. Nalinisan ko na to kanina. Ayan. Gizzard. Ayan. Linis po yan. Ayan. Matagal ko itong lininisan kasi kailangan malinis talaga ng maayos. Ayan. Yung gizzard. And then, as usual, yung liver. Ayan. Chicken liver. Ayan. Ugas na rin. Ayan. Tapos, meron akong sunflower oil. Ayan. Meron akong sunflower oil. And then, meron akong salt. And then, pepper. And, at ang pinaka-importante, guys, na ingredients nito ay walang iba kundi ang grenadine, molasses, sauce, yan. Ito po yung yung pomegranate, yung tawag doon, yung pomegranate, yung roman, yan. Ito siya, ito yung pomegranate, ito yung grenadine, sauce, ayan guys, molasses, sauce, ayan, ang masarap to, guys, na gamitin pangluto sa pangluto sa liver and gizzard. Ayan, ilang beses ko na itong ginawa, guys, pero hindi ko pa na-share sa inyo. So, gusto kong i-share sa inyo kung paano ko lutuin together with this. Ayan. So, wala pong sahog this time. Pwede ninyo namang lagyan ng sahog kung gusto nyo, pero usually, pag nagluluto ako ng liver and gizzard with grenadine sauce, lang siya, guys. Guys, plain lang, walang sahog na gulay or Ayan. So, ang unang gagawin natin, guys, ay, as usual, ipapakulo natin tong gizzard para mas lumambot dito sa gagamitin ko dito, yung rice cooker. Ayan. Kasi lagi akong nagluluto dito sa rice cooker, guys. Ayan. So, ipapakuloon lang natin dito sa rice cooker. Ayan. May tubig na yun kasi kanina pa ako naglagay ng tubig para uminit. Ayan. May tubig na yun, guys. So, antayin lang nating lumambot at kumulo at hanggang matuyo. Lagyan ko siya ng katamtamang tubig para lumambot na naman. Ayan. Pakuluin natin siya, guys, ng mga 10 minutes para lumambot yung gizzard. Tapos, babalikan natin. Ayan, kumulo na. Inantay ko siya hanggang matuyo. Kasi pag mas maganda pag tuyong-tuyo para malambot talaga siya. So, lagyan na natin ng sunflower oil. Ayan. Depende kung gaano karami yung oil na gusto yung ilagay, guys. Ah? Pero ako pag nagluto ko, medyo maraming ilalagay ko. Ayan. So, haluin lang natin to, guys, para maano siya talaga. Para magisa konti. Kasi kailangan igisa yung gizzard at saka yung liver bago ilagyan ng grenadine sauce. Okay. So, lagyan natin ng salt. Ayan. Lagyan natin ng salt para may lasa. And then, pepper. Ayan, guys. May pepper na tayo. Narinig yung kumukutok. And then, after that, pwede na natin ilagay yung liver. Okay, liver na. Ayan, guys, ilagay na natin yung liver. Ang bango in fairness. Ayan. So, yung liver, guys, huwag niyong kalimutan lagyan ng kunting suka para hindi madurog pag ihalo niyo siya, okay? So, ibabay niyo kunti ng vinegar yung gizzard. Ayun. Para kahit haluin niyo, hindi madudurog yung liver. Ayan.
So, ayan guys. And then, lagyan ko siya ng, ano, nakalimutan sabi sa inyo kanina, yung chicken stock. Ayan. Optional siya guys kung gusto nyo gumamit ng chicken stock or salt lang. Depende sa inyo. Pero this time, lalagyan ko siya ng chicken stock. Ayan. So, ilalagay na natin to para madurog siya. Ayan. Para magme-melt siya. So, ilalagay ko na. So, yun. Ang bango yung furnace. Bango yun. So, tapos na tayo doon. So, antayin lang natin kumulo hanggang maluto yung liver. Kasi yung gizzard luto na yun eh. Yung liver na lang. Pero yung liver hindi naman masyadong matagal maluto. Ayan. So, takpan lang natin siya guys para mas madaling maluto. Ayan. So, habang naluluto yan, ilagay ko muna to, ibalik ko to. Ayan. Ayan guys, luto na tong ano natin. Chicken liver and gizzard. So, ilalagay ko na yung grenadine molasses. Ayan, ilalagay ko na. So, kunti, depende sa inyo guys kung karami ilalagay nyo. Ayan. So, ayan yung nilagay ko. Hanggang dito siya. Ayan, kanina, from here, so dito ko nila, ganyan karami yung nilagay ko. Depende kung gaano karami ang gusto nyong ilagay. Ayan, sayang naman. Tikman natin. Maasim siya guys. Ang gusto ko dito sa pomegranate guys, sa grenadine sauce, maasim siya. Parang, parang ano siya yung tagnoon, yung tamarind, yan. So, halaayan lang natin medyo matuyo yung tawag nito. Yung sauce niya, mas maganda pag ano yung medyo malapot yung sauce. Mas masarap siya, guys. Pero kung gusto niyo naman na medyo masabaw-sabaw, okay lang. Pero sa akin, mas gusto ko yung medyo malapot para mas dikit yung lasa ng ating ano gizzard and liver pomegranate. Ayan. Mas gusto ko yung medyo dry. Parang yung pag nagluto tayo ng adobo, 'di ba? Minsan meron yung may masabaw-sabaw na adobo, minsan yung meron yung dry siyang adobo. Pero sa akin mas gusto ko yung medyo dry siya. Pero may kunting sabaw naman 'yan. So, antayin lang natin maluto ng ilang minuto and then 'yan. Ready to eat na tayo mamaya. Ayan. Pero magluluto pa ako ng kanin ko guys kasi pag ginagawa ko, mas nauna akong nagluluto ng ulam. After that, maluto yung ulam ko. May sasalin ko siya sa box. And then, magluluto ako ng kanin. Kasi yung kanin, pwede ko lang siyang iwan dyan hanggang maluto. Yun lang ang ginagawa ko. So, antayin lang natin ng ilang minuto hanggang sa maluto siya. Ayan, ang dry. And then, magluluto na ako na aking kanin. Ayan. Ayan guys, luto na yung ating ulam. Ayan. Dry na siya guys. Tingnan nyo kung ano, papakita ko sa inyo. Ang bango niya. Furnace ang bango. Ayan, inantay ko siyang matuyo kasi yun ang gusto ko. Yung tuyong-tuyo talaga. Ouch. Ayan. So, pwede pa lang magluto sa rice cooker ng kahit ano. Kasi ako, lagi ako sa rice cooker nagluluto, guys. Ayan. Bango niya talaga. So, ayan, guys. Luto na yung ating ulam. Ayan, at ipapakita ko sa inyo. Ayan na mga besh, ang ating ulam for today. Ayan, di ba? Sabi ko sa inyo, mas masarap pag tuyong-tuyo siya. Ayan, natuyo na yung ano yung grenadine sauce. Ganyan ang itsura. Parang adobo lang siya, pero yung lasa medyo maasim-asim siya. Ayan. So, thank you for watching again. Thank you for the support, guys. Please don't forget to like and subscribe. Lady Layu lang po. Ayan.
Love you all. Stay safe. Bye.